kasama ko rin si Kwan, Sir Irana, class 177 sa Ranger. Siya yung team leader ko noon. Bali nakuha namin yung isang Kwan doon eh. Isang most wanted doon kasi yun yung leader ng kidnap for ransom doon sa Sambuanga noon eh. Ranger na ako noon. Kasama ko si yung nabanggit ko kanina, si Sir Irana, class 177. Siya nagdala kasi pagka nag-operate talaga kami, kaming mga Ranger din talaga ang dinadala ni Sir Irana eh. Doon sa team niya. So, nung gayon, nung magkaputukan na nga si Sir Irana, parang excited pa eh. Sabi niya, doon sa Shakul. Shakul Island kasi may inaanap namin yung si Wahid Pingli noon eh. Yun, si Sir Irana yung nagdala sa amin. Yung Kwan nga, yung nakuha ko rin, yung aggressiveness ko talaga, na parang natutunan ko dito sa Ranger, nagamit talaga doon. Kasi nung pagkasabi ni Sir Irana na assault talaga, talagang umassault talaga eh. Parang nakuan din yung sa akin doon na kailangan samahan ko talaga si Sir. Paano mo pinapakita yung bilang isang Ranger mo doon? Yung pinapakita ko bilang yung isang Ranger ko, yung natutunan kong skills, aggressiveness, yung ganun. Pagka wag mo talaga, normal talaga matakot kay, pero wag mong pahalata. Kasi kumbaga yung kasama mo malulumural pagka pagtingin niya sa'yo na parang kwan eh, parang nanginginig ka o parang natatakot ka eh, parang maaapektuhan yun eh. Kaya kahit ako pa, kahit kinakabahan ako, hindi ko pinapalata para hindi makakuan. Kaya ayun, parang yung aggressiveness nga sabi ko, parang yung takot nawawala na kasi pag makita mo yung kasama mo, parang disidido ba? Doon sa mga tropa mo, ano ang tiwala nila sa isang Ranger na po? Gaano sila magtiwala? Natitiwala talaga sila sa amin kasi alam nila, hindi namin na sila basta-basta iiwanan kahit anong mangyari man dyan. Gaya ang sinabi ko si Sir Irana, sabi, basta maglakad talaga kami kasi hindi naman kami purong Ranger doon sa team namin eh. Pero dapat talaga may kasama siyang isa. Kasi alam niya nga yung kwan natin dito na huwag mong iwanan talaga yung kasama mo kahit anong mangyari talaga. Kaya yung mga ibang tropa ko rin din, pagka may lakaran talaga, lagi kami, mabili talaga kami doon. Mabili talaga kami, oo. Oo, asan si Musang ganito, ganito, ganun-ganun din sila eh. Oo. Sama natin, ganun. Hindi talaga kami nasisiro dyan, basta may lakaran talaga, hindi kami nasisiro. Oo. Anong nag-tismation kami noon dun sa Kwan? Sa Murpat of Davao, Davao Oriental. Pinamunuan kami noon ni, ewan ko siguro, ewan ko, kapitan na si Sir Elwiseda ngayon, 2006 yung si Sir Elwiseda eh. Ayun, nung kinumagahan, yun ang dapat pala talaga, doon ko din ako na kailangan pala pagka Kwan talaga. Kailangan huwag maingay talaga pala sa Kwan kasi ang nangyari doon, ikatabi naman pala namin yung mga NP na nag-harboring. Ay buti nga talaga nung pag-harboring namin, hindi kami maingay. So kasi kapag naging naingay kami, siguradong mangyayari sa amin doon, eh, iaambus kami noon, sigurado. Nung kinaumagahan, ang nangyari nila, naunang umalis yung NPA. So, naunang umalis yung NPA. Tapos kami naman, sumunod kami, nagtaka na kami kasi maraming apak talaga eh. Pero hindi namin na, nagtaka lang kami. Inassist namin, no? Parang mga bagong yapak lang ito. Tapos nung umakyat na kami, may nadaanan kaming isang bahay. Nagulat na lang kami kasi sabi kasi ng may bahay kung kasama daw namin yung Kwan, kauban niyo bang mga nag-agid eh, sabi niya sa salitang Kwan eh. Bisaya, oh. So, simple kami, umuuna rin kami. So, ang nangyari doon, tinawag na namin sa Kwan, sa TCP at saka yung kalapit naming section na may ganung Kwan nga. Parang may sinabing sighting yung Kwan doon. Okay, hindi na, positive na talaga. So, nung Kwan, natagalan, nainip kami na Kwan kasi mainip, matagal na dumating yung isang section kasi andun sila sa may sa ilog, mahirap yung daan kasi. So nag-decide na lang yung section leader namin na gapangin na namin. So ayun, ginapang namin ni problema dun ni strategic talaga yung pwesto kasi ng mga NPA kasi dalawang dipa lang yung Kwan nila eh. Parang isang kalsada, kumbaga parang lawak lang ng kalsada eh. Kaya tapos dun sa magkabilaan, bangin talaga kaya ang nangyari doon, kami ang unang naputukan doon kasi may nag-aabang na pala doon na Kwan. Hindi Kwan yung gwardiya nila. So ang ginawa na lang namin doon is parang volume of fire lang talaga.
Nagamit nga namin yung turo ni Kwan eh, ni Sir Gawi dun eh. Oo, kasi nung bago kami umalis dun, sabi ko parang nararamdaman yata ni Sir Gawi dun na parang ganun yung magiging encuentro namin dun kasi may tinuturo siya sa ridge line na, kumbaga pagdating sa ridge line na ganun masikip talaga. Walang atrasan yun kasi pagkatatakbo ka palang pababa dun, mas lalo ka palang madadali dun kasi nasa high ground ngayon Kwan eh, yung kalaban. So, ayun, tama-tama yung tinuro ni Sir Gawi dun. Ginawa namin dun, volume of fire pagkatapos ng isa, ay pagkasapos ng apat. Sunod naman yung apat uli, hanggang sa nakuha namin yung area nila. So, nagkuhan yung area na problema lang dun, talagang hindi namin basta na-assault, kaya nakatakbo na sila. Oo, nakatakbo na sila. Pero ang dami naman silang, dami namang kuhan dun. Ang dami na wound din dun kasi ang daming mga kuhan dun eh. Mga dugo. So, ang nangyari ngayon nun, hinabol-habol namin sila, and then may blocking naman dun sa kabila, kaya dun sa kabila, dun na nila nakuha yung mga ibang body count. Anong naging resulta din yung kabuuan? Sa kabuuan ng encuentro namin nun, nakakuha ng dalawang body count. Body count? Sinaiwan na nung mga NPA kasi hindi na nila maitakbo eh. Pero yung karat? Wala kami nakuha nun. So, yun lang yung... Oo, oh, nung nakuha ko dun sa transmission. Okay. Doon naman sa kwan, sa spirit mo sa hindi sa transmission. So, kinamunuan ka din ng kwan, ni Sir. O yan. Sa abot din naman. So, kung anong kinubagahan nun, eh, buti nga nung matinuturo ng iyay talaga. Pagdating mo daw sa pagpakaharap, yung sabi natin bilang isang ranger na yung kwan daw, huwag daw maingay dapat. Lakasan lang. Yung kwan daw maingay, so, buti ganun yung ginawa namin. Kasi kung naging maingay sana kami doon, sigurado inampos kami kasi yung kwan pala, yung katabi pala namin, doon din pala nagharpo rin yung mga NPA. So ganun, kagising namin ng kinumagahan, nangyari doon mga 7 na siguro kami nag-move. Eh nauna yung NPA na kwan na umalis pala, bali sinusundan pala namin sila. Pagdating namin doon sa may kabakayan, nagulat kami kasi nung sabi ng mga kabayan doon sa salitang Bisaya, kauban yung bang mga nag-agitre. Kinabahan talaga ako kasi ako talaga yun ang first time ko talagang pag-akit-akit ng mundo kasi nga sa so ayun, nag-usap-usap yung tropa na kasi tinawagan namin yung isang section na huwag minsan sa amin, kaya lang medyo malayo kasi yung kwan nila doon sila sa may ilog, hindi sila nilalabas sa bakit. So sinabi na lang namin na papasukin na namin yung area. So ayun, gapang-gapang kami. Problema, medyo magaling-galing din itong kwan ng inti. Kami yung unang naputukan nun eh. Oo, ganun? Kami yung unang naputukan. Kasi nakaumang din pala sa may pulong dalawa. Kasi bari yung pinagharburan ng inti pala, dalawang tipa lang. So, kumbaga, wala talagang mamaniuburan. Kumbaga, strategic din yung kwan nila eh. Hindi nyo naupihan? Hindi na namin naupihan kasi nangyari dun. Oh. Wala talagang pag-upihan dun kasi ridge line lang eh. Ridge line. Hindi parang mga dalawang tipa talaga. Kaya wala kang alang magmaneuver na pupunta pa doon sa low ground. Wala talaga parang yan pa isang doon. Ang ginawa lang namin doon kasi volume of fire hanggang sa nakuha namin yung area nila. Pero yun talaga yung sabi ko, kanang strategic kasi yung kuha nila eh. Kaya nangyari doon, takbuhan lang sila. Hindi, hinapol-hapol namin sila. Kabali naman namin yung 10 company doon sila sa kabila. Doon na nila nakuha yung mga body counts ng mga NPA. Pero pag time nung nag-return fire kayo? Oo, nag-return fire kasi grabe nga upo nga. Nagagalit na nga rin si Sir Dawid nung kasi grabe daw yung binigyan namin balay. Sabi niya, wala ka lang tayong... grabe naman to, pero i-explain naman sa namin sa kanila kaya naiintindihan naman niya na sabi namin sa kanya. Hindi talaga namin maasult-asult yun kung hindi kami mag-pulio mag kasi dalawang di pa lang yung pan-green slide. Ay, ganun? Oo, dalawang di pa lang talaga. Pero nung time na yun, section kayo? Oo, section kami nun. Anong ginawa niyo? Ano yung pinaka... kwan, initial... action nyo pag putok po? Pag unang putok talaga nung siyempre ako talaga, nakuha talaga kasi yun man ang tinuro talaga, hindi gapang, hindi, kung binabalikan ko nga yung nangyari doon, medyo natatawa din ako kasi bilis ko yung sabi nila 2 counts or 1 count, wala na yung backpack ko, problema, medyo naiwan ko yung radio, kaya pagkita ko yung radio, gapang ulit, kuha ko ulit, balik doon sa may puno. Radio man ka nung time na yun? Oo, ako yung radio man nun, eh, ako nga, kinakantsawan nga ako ng mga classmate ko, sabi sa akin, mate, may award ka. Award ko. Ano yung award ko? Sabi ko sa kanila. Best in video Google. Sabi nila sa akin. Kaya natatawa lang ako kasi. Ewan ko, yung first time ko talaga na mag-radio kasi nasa encounter talaga na yung